Ika-27 ng Mayo, Miyerkules sa 7th linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tumingala si Jesus sa langit at nagsabi, "Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila habang papunta ako sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa ngalan mo na ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Nang kasama nila ako, iningatan ko sila sa ngalan mo at pinangalagaan ko sila at wala sa kanilang napahamak maliban sa nagpahamak sa kanyang sarili. Marapat ngang maganap ang kasulatan. At ngayon, bago ako pumunta sa iyo, sinasabi ko ito sa mundo upang malubos sa kanila ang aking galak. Ipinagkaloob ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang mundo, sapagkat hindi sila mula sa mundo, gaya ng hindi ako mula sa mundo. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa mundo, kundi pangalagaan mo sila sa masama. Hindi sa mundo sila galing, gaya ng hindi ako sa mundo galing. Pabanilin mo sila sa katotohanan. Ang wika mo ay katotohanan, kagaya ng ako'y sinugo mo sa mundo, gayon din naman sinugo ko sila sa mundo. At alang-alang sa kanila'y pinababanan ko ang aking sarili upang pati sila'y pabanalin sa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pati sila'y pabanalin sa katotohanan. Maraming mga bagay sa ating mga simbahan na ibinubukod para sa mga banal na gawain. Halimbawa, ang kalis ay hindi maaaring gamiting lalagyan ng ordinaryong inumin sapagkat nakatalaga ito para maging sisidlan ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Hesus. Kung tayo naman ay may mga bagong rosaryo, imahe ng mga santo at iba pang mga kagamitang nakalaan para sa ikalalago ng ating pananampalataya sa Diyos, dinadala muna natin ito sa simbahan upang pabasbasan. Sa patuloy nating pagninilay sa makaparing panalangin o priestly prayer ng Panginoong Hesus, narinig nating hinihiling niya sa Ama na pabanalin ang kanyang mga alagad sa katotohanan. Ninanais ni Hesus na maging mga saksi sila, hindi ng sarili nilang mga palagay o paniwala, kundi ng katotohanan. Itinalaga sila at ibinukod para sa katotohanan. Sa panahon ngayon, sa paglaganap ng social media, batid din natin ang paglaganap ng napakaraming fake news. Maging sa totoong buhay, may mga taong naninirang puri laban sa kanilang kapwa. Marami ang napaniniwala ng mga huwag na balita na naglalayong magtanim ng kasinungalingan laban sa mga tao o pangkat na sumasalungat sa kanilang mga paniniwalaan o katuwiran. Bilang mga Kristiyano, ibinukod tayo para sa Diyos noong tayo ay binyagan. Tayo rin ay tumanggap ng misyong magpalaganap ng katotohanan. Nawa sa pakikitungo natin sa mga taong nakasasalamuhan natin sa bawat araw, sikapin nating maging totoo bilang pagsaksi sa ating pagiging Kristiyano. Pagsasagawa, ginagamit ko ba ang aking social media accounts upang maging daluyan ng katotohanan o hinahayaan kong pigilan nito ang aking kaisipan ng kasinungalingan?